Hi guys, for today's video, me-makeupan ko ang aking panganay, JS, from Manila ngayon. Disclaimer lang po, hindi ako marunong mag-ayos. Pero ako lang nag-aayos sa kanya. Ayan, nilinisan ko lang po ang kanyang mukha gamit ang aking facial cleanser na Garnier at toner at moisturizer. Ayan. Nilagyan ko lang ng moisturizer ang kanyang mukha, pati na rin ang kanyang leeg. Yung totoo mga Mi, mga Mars, hindi po talaga ako marunong mag-ayos, mag-makeup. Napapansin nyo naman, bihirang-bihira ako maglagay ng lipstick ng kung ano-ano sa aking mukha kasi hindi talaga ako marunong. Lalong-lalo na yung magkilay, hindi talaga ako marunong. Kaya yung powder lang na baby powder, okay na yun sa akin. So ayan, naglagay lang ako ng foundation. Ayan. Yan lang. Super light lang, super simple lang yung ilalagay ko sa kanyang mukha. Baka naman magalit ang aking anak pag tawanan siya ng mga kaklase niya. Para na siyang clown. Syempre, maglalagay din ako ng contour. Ayan, akala mo marunong naman. Hindi naman talaga marunong. Lalagyan natin ng contour ang kanyang mukha. Tsaka, isama ko na rin yung blush on. Blush on ba ang tawag dyan? Ah, basta, yaan na yun. O, diba? Tapos, ibe-blend ko lang. Na akala mo marunong, pero yung totoo, hindi talaga. Akita nyo naman, mga Mi, mga Mars. Tuwang-tuwa ang anak ko, diba? Ang galing ko raw. Pero yung totoong sinasabi niya dyan, Ma, ayusin mo. Baka naman pagtawanan ako ng mga klase ko. Siyempre naman, aayusin ko yan. JS po mo kaya yan, diba? Ayoko naman pagtawanan ka ng mga klase mo at ng ibang schoolmate mo, diba? Siyempre, gagandahan natin yan. Parang wala ka naman believe sa akin, panganay. Ako kayang nag-ayos sa pinsan mo kay Ate Aisa mo nung college graduation niya. O, diba? Sabi niya nga, ang ganda-ganda eh. Tapos ikaw, wala kang tiwala sa akin. Yan nga, tapos ko nang lagyan ng contour ang kanyang mukha, ang kanyang ilong, at nalagyan ko na rin ng highlighter dun sa may ilong niya at sa may mata niya. Ayan. At magkikilay na ako. Ayan, o diba? Kala mo, napakagaling magkilay. Hindi naman makapagkilay sa sarili niyang kilay. O diba? At dahil nga may mga sala-sala dun sa kilay, ayan, syempre, lalagyan ko ng concealer yan. At isusunod ko na nga ang lipstick. Pangmalakas ang matte lipstick ng ate ko na hiniram ko sa kanya kasi wala akong lipstick. O, diba? Hindi nga kasi ako nagli-lipstick. Ayan, nanghiram ako ng matte lipstick ng aking ate. Thank you so much, ate ko, Ate Lisa. O, diba? I'm very supportive na tita at ate ko. Thank you. Ayan na nga. Ang strict naman ng kliyente kong to. Ayusin ko raw kasi may mga part na hindi ako nalagyan ng lipstick. Wow, sobra naman yarn. At dahil nga magpo 4:30 ni ayan, minamadali ko nang i-blow dry ang kanyang buhok at siya'y mali-late na. Nako, baka hindi na siya papasukin. Ayan. Chinek niya pa kung mayroong ang kanyang lipstick. O diba, sabi sa'yo, nak, matte lipstick yan. O diba, pang malakas ang lipstick yan ni tita mo. Oh,
At syempre, lalagyan ko ng konting style ang buhok ni panganay. Huwag ko raw gagalawin ang kanyang bangs. Ah, diba? Galawin na lahat, huwag lang yung bangs niya. Oh, no. Gamit ang aking pangmalakasang plancha sa buhok. Ayan. Lalagyan ko ng konting style ang hair ni panganay. Kung napapansin nyo yung wire ng aking plancha, dinugtong na lang yan ni hubby kasi nga pinakialaman ng aming baby dogo. Nginat-ngat ba naman yung wire ng aking plancha o diba? Siguro sa isip-isip ni Hershey, nako napaka-boring naman ng planchang ito. Lagyan nga natin ng konting art o diba? Kaya nginat-ngat.
At ayan na nga po, tapos na ang aking pag-makeup sa aking dalaging ding na panganay. Ayan, yan lamang po. Thank you so much for watching. At please sa mga hindi pa po nakasubscribe, pa-subscribe po sa aking YouTube channel at Mameshi Vlog. At pa-follow na rin po ako sa aking Facebook page at Mameshi Vlog. Thank you so much. Bye-bye. Ingat po tayong lahat at God bless po sa ating lahat. Bye-bye.